Ano po yan? Paano mahuhuli? Parang ano din, agta ng kalmansi. Ah, didikit? Hmm. Oh, didikit kapag nahawak niya. Pag dumikit yung ibon na nahuli na. Ito po, anong tawag sa ibon na yan? Ang ganda ng kulay. Ganyan po talaga kulay nila. Ito pa oh. Ay, pwede ko bang bilhin lahat po yan? Meron pa doon. Doon sa baryo, marami. Manyari, yat ang titipon niya po. Oh. Ilang piraso po? Marami yun. Agro. Tsaka tato ka kulo. 12 po. 12? Bilhin ko lahat. Karo, tiloy ko lang ito. Paano kaya gagawin natin? May kulungan na po. Tanong ka na lang po doon. Mayroon ng kulungan. Doon sila po eh. Andun po? Naka ano sa... Sige po. Anong ibon po ulit tawag dito? Kulisisi po. Kulisisi? Sige po, puntahan ko doon. Ingat kayo. Ikaw na lang punta doon. Nandun sila may-ari doon eh. Sige po, puntahan ko doon. Nandun po yung tatay ko sa bahay. Sa baba po? Sa bahay. Sige, sige po. Ayun din oh, manguhuli rin sila ng ibon. Ang galing, ganun din ang gamit nila. Saan nyo ibinibenta yan? Sa Angeles. Angeles, Pampanga? Oo, sa Tao. Sa Tarlac. Sa Tarlac? Saka sa ano? Fernando. San Fernando? Yung mga dala nila, pangate? Oo, pangate po yan. Yung talagang pinanglo. Pangati talaga. Galing eh. Ito oh, mga ibon, may mga ibon sila, manghuhuli sila at ang gamit nila yung ganito. At pandikit. Anong pandikit po yung ginagamit nyo dito? Ano yan, pagkahoy yan, kahoy yung ano. Sa kahoy yun, yun ako kuha. Sa kahoy. Anong punong kahoy po yun? Yung antipolo. Antipolo? Ah, yung antipolo? Oo, ito. Ah, kinakaskas lang yung gilid ng antipolo. Oo, oh, alam ko na. Ah, galing ah. Pag tumutulo yung agta niya. Sige po, magtatanong ako. Ang bala ko po kasi lahat ng ibon nyo, bibilin ko. Pagkatapos, di ba 300 isa? Eh kung 500, bayaran ko bawat isang ibon, lahat ng ibon nyo. Kung maganda na lang, sir, kung may number ka. Hindi eh, bala ko kasi yan, dadalhin ko lang sa bundok namin. Sa Bulacan. Di ba ito? Marami doon sa Bulacan din. Oh, hindi ko kote, pakakabalan ko lang. Oh, kaya gusto kong maraming ibon na naman doon. Oh, kaya gusto kong bilhin. Eh, pero doon sa baba, diyan lang sa baba meron sa baryo. Oh. Oh, sila po ay mga nanguli ng ibon at doon po sa baryo pupuntahan ko at titingnan natin. Yung sakyan doon sa tulay po. Sa may tulay. Saka mamaya pa naman pwede ko naman kayong antayin pa. Lalakarin ko na lang 'yung baryo. Gaano ba katagal lakarin? Matagal? Isang oras. Hindi pa natapos yung dan dyan. Kaya nga ko eh. Kaya sa may barracks dyan. Oo. Lakad na lang. Oh, sige po. Ingat kayo ha. Ingat, ingat. Ibili natin sana eh. Mga kababayan po natin, Aita. Ayun po pala yung sinasabing lambaryo nila. Ayun yung daan, hanggang dyan lang yung hangganan and then maglalakad. Saglit lang lakari, malapit lang pala kung aabot tayo dun sa tulay. Tapos ang ganda rito, may mga kubo, mga kababayan din natin nakita yan. Yan, puro mga kababayan natin yan. Tapos yan, kabundukan. Sila, nasa lubong natin kanina, manguli sila ng ibon sa Kababoy Ramo. Bali dalawang araw sila sa bundok. Parang ito sa kanila, ito yung syudad. Parang yan ay syudad. Iba pa yung bundok na pupuntahan nila kasi sa likod nito mga tatlong bundok siguro lalakarin nila bago sila makarating doon. Bali maglalakad sila ng halos ang araw tapos mag-i-stay sila na matagal doon. Sayang hindi nila binenta yung ibon na dala nila kasi pangati daw po. Ang ganda rito, yung mga tanim na gabi, pangati daw po kaya yun na benta. Babayara kong sana ng 500 para iwi ng Bulacan and then papakawalan sana natin doon sa bundok doon kasi doon hindi mahuhuli at hindi uso manghuli ng ibon doon sa atin sa Bulacan. Ganda ng lugar no. And po mga katropa, maraming salamat sa panonood at sa suporta nyo sa akin at syempre sa buong team ko sa Soto TV 10.